mag-enter our channel. Itong mga grass na binigay ni Ma'am Cheche galing sa Trinidad ay pagandahin natin dahil lumago na. Ang lalaki na niya. Para maparami, ma-propagate ay i-beautify pa natin. Okay? I-beautify natin, papakita ko sa inyo kung paano pagpaganda ng ganitong halaman. Diba parang ang gusot-gusot, walang kalatoy-latoy na nakaganyan lang. Gawin natin itong essential para sa decoration sa loob ng bahay. Okay, this is indoor plant at pwede rin sa panglabas na sa mga landscape, pwede rin, pero ito pang indoor talaga. I forgot the name of this guys, pero hanapin natin kung mahanap natin kung ano yung pangalan nito at ibibigay ko sa inyo. Ito yung grass na kulot-kulot na ganyan at madali rin dumaan, hindi kadalian kasi medyo matagal na ito sa amin, pero kumapal naman, pwede nang ipropagate. So, I will show you guys, I will share with you how I make this grass beautiful. Okay, ito ay tanggalin natin sapat. Ito ay kinalkal ko na kanina. Ayan. Ngayon, ang dami nang dumikit na ay ang dami nang tumubong roots. Sobra. Oh. Ngayon, hugasan ko para makita kung maigi yung grass. Ay yung roots niya. Hugasan ko dito. Ayan. Hugasan natin guys. Ayan, para ma-identify natin kung saan natin hahatiin. Ayan, ganyan. Kita mo. Ang laki, no? Lord. Dahan-dahan lang ang pagpila dahil ang roots ay ayaw natin na mapatid. Kaya lang, nagkagusot-gusot. Oh my gulay. Ganun siya guys. Nagkagusot-gusot. Hatiin ko ito eh. Ayan. See that? Nice. Isa-isahin kung pwede para hindi masira.
dito naman, gawin natin ay gupitin. Gupitin natin ng itong sobra, tanggalan. Ngayon, i-transfer natin sa dito sa taso na maliliit. Meron akong soil dito, gardening soil. Hatiin ko lang yun. Like that. Gusto. Hindi kasi, ang laki ng roots niya. Tanggal sa ano, sa pot, ito na yun sila. Ngayon, divide natin in two. Ayan. Kasi dalawa yung lalagyan natin na base para dito or pot. So, pinili ko maliit na pot na kakasya doon sa paglagyan ko mamaya na modified pot para dito sa ating project na decoration. Medusa. The medusa pot. The medusa plant. Wow, medusa. Ayan, gagawa tayong medusa, guys. This is the medusa. See that? So, ang ganda na. Nakita mo, ang ganda nga, no? Hindi pa yan tapos. Wait lang. So, isa. Tapos yung pangalawa. Ang pati-mix nito, guys, is garden soil. Basta't meron lang siyang konting fertilizer, cow's manure or vermicast, pwede na. At lagyan mo siya ng coco peat kung gusto mo. Rice hull, pwede rin. Pero mas maganda yung may vermicast para siya ay lumago. Mabilis lumago. Okay. Ayan na. So, ito na yun, guys. Ang ganda, no? As you can see, si kulot ay ayan na. So, ngayon ay kukunin natin yung sinabi kong pot na paglagyan dyan para siya ay maging medusa. Ganyan, no? Ganda, no? Oh. Ganda. Okay. So, ito yun, guys. Lagay natin dito, pero kukuha muna ako sa gaso. Siyempre, as you can see, maputik. Di punasan din natin, no? Punasan. Ayan. And then, wow! Yes! May buhok na si Medusa. And then, the other one. Punas-punas. And then, shoot. Ayun. Automatically. Si Medusa ay nabuo. Nakita mo? Okay ba? Ang ganda ni Medusa. Ayan. Medyo hawi-hawi lang natin konti.
ayusin ang bangs. Ayan si Medusa. Ayan, kulot si Medusa. Okay. So, yun lang. Ayan. Ganda ba? Yay! Ganda na nga si Medusa. Ganda. Na? Okay na. So, sana ay naibigan nyo guys. At sana ay sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Please like, comment, and share. At naghihintay din ako ng mga suggestions nyo, mga dear viewers Rich Chits, mga ka-chits natin dyan. Thank you so much sa mga support. And God bless. Stay safe. At kita-kits tayo next video. Okay, pwede ko na ilagay sa loob ng bahay. Bye-bye! God bless! Love you guys!